Kutob! Ha? Kutob pero parang totoo. Yan ang sinabi. Matapos na mapansing may kakaibang kinikilos itong si Martha sa relasyon sa kanyang jowa na si Jonathan. Sa tuwing nagyayaya kasing makipagkita o makipag-date itong si Jonathan kay Martha ay palaging wrong timing daw. O palagi raw kasing may lakad na itong si Martha. Pero si Jonathan duda sa mga lakad ng kanyang girlfriend. Yan ay dahil hindi naman daw kasi ganoon kabisi si Martha. At sa halip ay nabibigyan pa nga ito ng oras. May nag-iba ano? Kaya ang matindi pa po sa lahat mga kapatid, kahit hindi raw kausapin ni Jonathan itong si Martha, kasi nga nagtatampo, kahit ilang araw, okay lang daw kay Martha. At hindi rin daw nagtatampo naman si Martha sa kanyang katahimikan. Nagtatampo siya pero okay lang dun sa girlfriend. Anong nangyari dun? Kaya kausapin na nga po natin ngayon itong si Jonathan. Jonathan, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang tanghali po. Ayun, si Jonathan ay taga Quezon City, 28 years old mga kapatid. Ano? Parang malungkot ang boses mo, Jonathan. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin iniimik? Hindi ka ba hinahanap-hanap naman itong si Martha? Tatlong araw na po kami hindi magkausap eh. Ayan, sabi mo kasi may kutub ka, meron ka napapansin. Ganon na ba katagal ang inyong relationship ni Martha? 3 years po. Bali, magpo-4 years na po ngayong September. Ang plano ko pa naman po is magpo-propose po sana ako. Kaso lang po, ayun nga po, hindi ko po alam anong gagawin. Kasi ayoko pong mapasubo din sa ganun po. Okay. Na sa isang relasyon na papasok na sa ganitong relasyon. Ayun. O sige, mamaya malalaman naman natin kung pwede ka mag-propose pa rin sa kanya. Yan ang sinisigurado ko sa iyo. Nga lang, magpo-propose ka ng kasal or magpo-propose ka ng breakup. Pwede naman 'yon, depende sa lalamanin ng pag-uusap mamaya, ano, Jonathan. Ayan, pero sabi mo nga kailan nag-umpisa itong parang pagiging malamig naman sa iyo nitong si Martha? Dati ba ay lagi kanyang hinahanap? Tara, punta tayo sa ganito. Ganyan, magkita tayo. Ganyan ba ang attitude niya towards you? Yes po. Ngayong taon lang po, mga April po. Bali, niyaya po. Nung April po, lagi naman po kami lumalabas tuwing weekend. Ganyan po, kasi nga po, busy din kami sa work parehas. Monday to Friday. Okay. Pero pag weekend po, ginagawang ko po ng paraan para makalabas kami. Pupunta po ako sa kanila, tapos dito po alis kami, ganun. Magde-date po kami, tapos nung mga April na po, mga late April na po, parang ano na po, lagi siya na may gagawin daw po. Weekend, tapos may work. Kaso alam ko naman po kasi yung ano niya eh, trabaho niya na pag weekend po talaga wala siyang pasok. Kaya tapos sasabihin niya may pasok daw po siya, mag-overtime, parang ganun po. Mag-overtime, pwede naman kasi yun. Ano ba ang trabaho nitong si Martha? Sa office po. Yun, baka naman nag-overtime, pero ibig sabihin, pwede namang Sabado or Linggo lang yan. Pero yung Sabado at Linggo, hindi na raw pwede. Yes po. Tapos ano po, napapansin ko din po na, yun nga po, pag nag-aaway po kami sa maliliit na bagay, tapos hindi na po siya nag-ano sa akin. Okay lang po sa kanya na hindi na po ako nagre-reply, ganun. Tapos hindi pa ako nagte-text. Oo, so tama yung sinabi ko kanina, magtatampo ka sana, pero parang nababaliwala yung pagtatampo mo dahil walang pumapansin. Diba, isa yan sa paraan natin, magtatampo ko, hindi nga kita ite-text para ako naman hanapin mo. Hindi ka rin naman niya hinahanap. Ganun ba nangyayari? Yes po, parang ganun po. Pero ito naman ang tanong ko sa iyo, no? Bago tayo magpatuloy, Jonathan, sigurado ba, simula nung April, sigurado ka ba sa sarili mo na wala kang ginawang kasalanan sa kanya, pagkakamali na kaya siya naging ganyan, naging cold sa iyo? Baka may pinanggalingan na ikaw rin naman ang dahilan. Wala naman po. Sigurado ka, hindi siya nagtampo sa iyo. Baka naman wala po. Baka siya ay merong hinihiling sa iyo, hindi mo napagbigyan, punta tayo sa ganito, ganyan. O kaya kain tayo sa ganyan, hindi mo pinagbigyan. Baka ikaw yung unang ganyan, ginagantihan ka lang hanggang ngayon. Wala naman po. Wala.
Oh, hindi mo alam. Pero sige, umpisahan na rin natin kausapin si Martha ng Antipolo naman. So galing sa Quezon City, si Martha ay nasa Antipolo. Kasing edad din po ni Jonathan, 28 years old. Martha, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Mm-mm. Siguro kanina narinig mo naman yung pag-uusap namin ni Jonathan, ano? Opo. Oo, so tama ba lahat ng impormasyon? Magfo 4 years na raw pala sana kayo kung maayos ang relationship ninyo. Eh ano ba nangyayari, Martha? Yan po kasi yung mahirap sa kanya. Si niya po nakikita yung side ng kung bakit at ano yung problema po namin dalawa. Yan, okay. Sige, so may problema. Martha, pwede bang sabihin mo sa amin ni Jonathan ang problema? Kasi Kuya Poy, kahit naman po magsasama kami, lagi naman siya nakatutok sa phone. Yung effort, parang napipilitan pa. Parang kung hindi po ako mag sasabi sa kanya, hindi po kami magkakaroon ng time. So ibig sabihin, ikaw lagi ang nag-i-initiate noon? Po. Oh, okay. O ano pa? Tapos Kuya Poy, ano po, hanggang sa yun po, nasasanay na lang po ako na kahit magkasama kami, no conversation, no deep talk, ni walang kamusta kung ano, may problema ganun pa ba? Okay, magkasama lang? Kami. Opo, wala lang, parang ganun lang, magkasama lang kami, yun lang po. Oo, tapos ikaw pa nagyaya noon para magkasama kayo? No, parang ganun, may time Kuya Poy na ganun po, kaya pagka siya na po yung nag-aaya, parang nakakalanggalan ako yung pwede kasi parang wala naman pong nangyayari. Parang gano'n lang din. Parang pag magkasat po kami, wala naman din pong nangyayari. Kaya minsan natanggi na po ako na magkita pa, parang sayang lang sa pamasahe kung magkikita pa, tapos wala naman din po. Kung magkikita lang, padala mo na lang ng picture. Okay, sa naman nandito ka nga pero parang wala ka rin. Jonathan! Ayan na nga ba sinasabi ko sa'yo. Sabi mo wala kang ginagawang pagkukulang naman dito kay Martha. Eh yan na, nagsalita si Martha. Masyado ka raw tutok sa iyong cellphone, sa iyong gadgets. Ano ba nilalaro mo, ha, Jonathan? Jonathan? Naglalaro yata ang cellphone. Hello po. Hello, Jonathan. Yes po. Oh, parang naglalaro ka na naman ng cellphone. Ikausapin mo muna kami ni Martha naman. Bihira ka naman. Okay. Oh, may sinabi si Martha. Yun yun. Lagi ka raw nakatutok sa cellphone mo kahit magkasama na kayong dalawa. Ano ba naman yun? Bob, naglalaro po ako na nga. Ano? Bob. Mobile Legend po. Ayun nga. Oh, yan ang napapala mo. Oh, eh si Martha, eh sinasabi niya na ngayon, na lagi ka raw naglalaro. O bukod doon sa lagi mong paglalaro, lagi ka nakatutok diyan para ka lang daw tuod. Ha? Eh dinagdag ko na lang 'yun, pero parang ganun nga, nandiyan ka sa tabi pero wala nangyayari. Wala kayong mga napaplano, natural, wala kayong mga pag-uusap. Oh, alam mo na ngayon. Eh ano kaya ang dapat gawin? Iwasan ko na lang din po yung ano, palagi nakatutok sa cellphone po pag magkasama po kami. Oo. So, ganun pag magkasama lang. Okay. Sigurado ka ba hindi ka nagse-cellphone ngayon? Sino yung inuubo sa inyo? Padadala namin ng gamot. Okay. Ako, Kuya Poy. Sorry po. Ayan, inuubo na si Martha. Biruin mo. Ako pa, nagtanong ha, Jonathan, kay Martha. Inuubo ka. Oh, ikaw, hindi mo na napansin si Martha na inuubo. Alam mo ba yon, Jonathan? Hindi po. Oh, kita mo? Mas alam ko pa sa'yo. Ibang tao ko sa inyong dalawa. Pero sige, eto na. Puntahan na natin, Martha. Wala ka, sigurado bang wala ka namang... I mean, sabi mo nga na walang ka ng gana dahil kay nandyan, kay wala si Jonathan, parang wala lang rin nangyari. Ito bang relationship ninyo ay masisave pa? Ano kaya ang pwedeng gawin nitong... jowa mo na nahumaling na dyan sa gadgets na yan, sa mga nilalaro ng sa cellphone? For me, Kuya Poy, siguro ayusin niya po muna yung sarili niya para malaman niya po yung worth and yung mga time na nagsasabi ako sa kanya, tapos yung itong time na wala. Mm-hmm.
Yun. Andito siya sa kabilang linya. Sabihin mo sa kanya. Martha. Hello, Jonathan. Jonathan, kinakausap ka na naman ni Martha. Naglalaro na naman eh. Yes po. Ay, naririnig ko po. Oh, naririnig. Okay, sige. Sumagot ka mahina naman. Medyo mahina lang po. Oh, medyo lakasan mo nga yung boses mo, Martha. Sige, kausapin mo na to si Jonathan. Hello, Jonathan. Gusto ko lang sabihin na this time siguro kailangan muna natin ng space. Hindi sa may iba ko. Yun talaga yung gusto. Here, walang iba. Walang kahit na ano. Walang kahit sa scene. Gusto ko lang bigyan mo ng time kung baka kailangan mo ng time sa sarili mo. Bigyan mo ng time sa sarili mo para malaman mo yung mali at kulang sa relasyon natin. Tapos, willing naman ako. Handa, mahal kita eh. So, iintayin kita. Ayoko lang din naman itong na magkakaroon pa tayo ng samaan ng dapat sa akin. Bago pa natin malaman na may mali na. Yun lang. This time, gusto ko ng space for you and for me. Yun lang. Mm. Ano may isasagot mo ron, Jonathan? Tama naman po siya. Mm-hmm. Oh, tapos kung may ano man, kung may ano man, kung may nagawa man po ako na yun nga po dahil sa hindi, si Martha kausapin mo, Jonathan, si Martha, naririnig ka rin niya. Sorry kung ano, minsan magkasama tayo tapos wala yung attention ko sa'yo, papabayaan ko yung, ayun, kung minsan magkasama tayo na papabayaan ko, hindi tayo nakakapag-usap, minsan, yung attention nga na binibigay ko dapat sa'yo is napupunta nga sa, ayun, sa paglalaro ko sa cellphone. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. And, ayun to. Yun. Okay, ayun. Biglang, para naputol yung sinasabi mo. Ayun po, umaatak na yung kalabang ko. Umaatak na sila. Mm-hmm. Ayan, pero Martha! Oh, narinig mo ba yun? Mayroon ba pag-asa na magkaroon pa ng second chance itong si Jonathan? Depende kuya po after nito kung paano yung magiging conversation po namin. Mm-hmm. Pero ikaw naman din kasi, Jonathan, ha? You really have to be 100% there. Kapag ka pumunta ka, niyaya ka ni Martha, magkita tayo, hindi lang talaga kayo magtitinginan. Kasi kung gusto mo lang makita si Martha, eh sabi ko nga kanina, kahit pabiro, eh mag-ano ka na lang, mag-send ka na lang ng picture mo. Ito ang ginagawa ko ngayon. Nakaupo ako, naglalaba ako. O yan, ano bang gusto mong makita? Kesa yung uupo ka lang dyan sa isang tabi, pag bumibisita ka pala sa kanya, tapos naglalaro ka lang rin naman ng cellphone mo. Of course, ayaw natin na, di ba, merong biruan sa online na yung mga matatanda raw, sinasabi yan, kasi cellphone mo yan. Eh, gusto mo ba na nawalan ka ng jowa kasi cellphone mo lang? Mm-hmm. Gusto mo ba yan, Jonathan? Ayaw po. Yung kamay mo, yung mata mo, yung isip mo, ilagay mo, ibigay mo kay Martha kapag ka magkasama kayo. Ha, please, Jonathan. At isa yan sa pagpapakita na tayo ay gentleman. Isa yan sa pagpapakita na totoong mahal natin yung isang tao. Hindi lamang yung panahon, hindi lamang yung effort ang ipinapakita natin sa kanila, kundi yung buong tayo. Ha, yung total package, dapat nandun ka. Yung presence mo, hindi lang yung katawan mo. Dapat pati utak mo kasama yung mahal mo kapag ka nandun ka. Hindi yung kung saan-saan nandoon. Diba? Ikaw ba gusto mo na mayroon kang katabi, kasama mo, pero nasa iba yung iniisip, ganyan, pakanta-kanta, parang enjoy siya, pero hindi ikaw ang iniisip niya, hindi ikaw ang concern niya? Nice ba sa pakiramdam yon, Jonathan, sa tingin mo? Abay, ayaw ko po. Yun, ganun yung nararamdaman ni Martha. At Martha, tama ba yung mga sinabi kong yun? Yes, kuya boy, correct na correct. Oh, yan. Please be 100% there. Ha? Physically, mentally, spiritually. Oo. Financially, bahala na kayo din. Oo. Basta dapat nandun ka, ha? Pagka magkasama kayo nitong si Martha. O, surrender mo sa kanya yung phone mo. Kung talaga medyo nahihirapan kang bitiwan yan. O, dyan nga muna yan. Ikaw nga muna ang, mapindot-pindot ko ang likod. Oo. Saan ba ang masakit dito?
Baka pwedeng mamasahi ko muna. Yan yung mga ganyan. Kung talaga nangangati yung mga daliri mo, kapipindot ka, lalaro ng Mobile Legends, ganoon. Ayan. Pero sige, tatanungin ko na nga kayo, ano ba ang desisyon ninyong dalawa para sa ating HEART o heart segment na ito? Oo, half-half ba muna? O i-evaluate nyo ba? O approve na approve? Sige, Kuya Poy, subukan namin. O ayaw na, reject na, o yung try again. Sige, ikaw muna ang tatanungin ko, Martha. Half-half, Kuya Poy. Oh, half-half. Okay. O, ikaw naman, Jonathan. Anong decision mo? Siguro, Kuya Poy, doon po ako sa subukan po namin. Balik po namin kung ano po yung dati na meron po kami. Yan, dahil dati naman, I guess, hindi ka naman ganyang ka-addict dyan sa pinaglalaro mo, ha? Tama? Apo. O, yun. Yes, yung attention mo, ibigay mo sa kanya, yung presence mo. Okay? Pero sa ngayon, pwede ba, Martha, na makabisita, mapatunayan itong si Jonathan sa'yo na nagbabago na siya? Opo, pwede po. Pwede naman. Magte-text na lang daw siya pagkatapos niya mag-Mobile Legends. Okay. Okay lang ba, Martha? May tatapusin lang. Mag-telephone na lang. Ayan, meron ka bang gustong sabihin? Kay Martha, Jonathan, sige, sabihin mo na. Yun lang. Kailangan ko lang ng ano siguro. Balik na lang natin ulit. Try natin subukan ulit na ibalik sa dati kung anong meron tayo. Pasensya ka na kung yun nga, pumupunta ako dyan, tapos minsan magkikita tayo, wala yung attention ko sa'yo. Yun lang po, Kuya Poy. Okay. Ikaw naman, Martha, ano pa ang gusto mong sabihin dito kay Jonathan? Go ahead. Prove yourself. Huwag lang sana sa salita, sana sa gawin. Yan. Handa ako, tanggapin ka naman gaya ng dati. Kasi yun naman din yung gusto kong mangyari. Just prove yourself. Ang galing. Alam mo, ang galing ni Martha. Oh, yeah. Ganun yun. Patunayan mo. Hindi lang sa salita. Oh, pati sa gawa. Patunayan mo na lang. Ay, nako. Maraming salamat sa inyong dalawa, ha? So, iyan na nga po. Thank you, Jonathan and Martha. Thank you po. Alright. Maraming salamat. Balitaan nyo kami. Kapag kayo'y nagkabalikan na, yung proposal mo, Jonathan, i-hold mo muna. Oh, mukhang hindi pa yan. Magbago ka raw muna.